puso ilang oras ang tulog nyo kada gabi. Ayon sa eksperto, 6 hanggang 8 oras dapat ang tulog para sa mabuting kalusugan. Ano-ano nga ba ang mga problema sa katawan na pwedeng makuha dahil pagpupuyat? Alamin sa balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Third-year interior design student si Jai sa University of the Philippines. Sa dami ng assignment na kailangan niyang gawin at sa aga ng kanyang klase, maswerte na raw siya kung makaapat na oras siya ng tulog sa isang araw. When I get 4 hours of sleep, for me, okay na po yun. Whenever I do a plate po or a homework, I try to nap for sometimes an hour or 30 minutes. Sanay na nga raw siyang labanan ng antok. I used to take energy drinks pero I got hospitalized po because of it. Nagka-wounds ako sa intestines. And then, like, now I take coffee or I take snacks to keep me awake. Ang madalas na pagpupuyat, nakakasama raw sa kanya. Antok ako in class. Mm-hmm. Tapos, may times na nagpa-fly po yung mind ko to, like, I can't concentrate that long. Ayon sa isang sleep specialist, ang mga nangyayari kay Jai, karaniwang epekto ng pagpupuyat. Antokin ka kinabukasan. Mm-hmm. Na apektuhan yung concentration mo, mm-hmm. kasi hindi ka pa makapag-isip ng mabilis, mm-hmm. dahil inaantok ka. Sometimes even yung temper, nagiging mainitin yung ulo during the day. And of course, kapag may ginagawa ka, medyo mas sluggish ka, mas mabagal ka than your usual well-being. Kapag puyat, mas madalas din daw napapansin ang mga sakit-sakit sa katawan. Yung ano mo for pain, mm-hmm. medyo mas sensitive ka. So sometimes it may lead to a lot of aches and pains. Magko-complain ka ng ano, kasi mas mababa yung tolerance for that. Ang ilang nahihirapang matulog ng maayos, nagpapa-sleep test pa para malaman kung saan nagkakaproblema. Pero masakit ito sa bulsa dahil sa isang gabi pa lang ng pagsusuri, gagastos ka na ng hanggang 33,000 pesos. Ayon sa mga espesyalista, 6 hanggang 8 oras daw ang kailangan nating tulog sa isang araw. Di naman daw masama kundi makabuo ng 6 hanggang 8 oras basta't hindi madalas magpuyat. Pero dapat mabawi raw na walang oras ng tulog. Halimbawa, sanay ka matulog ng 6 na oras sa isang araw. Kung 4 na oras lang ang tulog mo ngayon, dapat ay 8 oras ang tulog mo bukas. Ang 2 oras na nawala ngayon, idaragdag sa tulog kinabukasan. At kung akala mo masarap ang tulog kapag humihilik, mali ka. So yung mga taong humihilik na malakas, yung tulog nila hindi masyado malalim, mababaw, pagising nila kulang pa rin yung tulog, tsaka antukin sila. Ang mga taong ganito, may sleep apnea, ang daanan ng kanilang hangin, masikip o nababarahan. Ang sleep apnea ang pangalawang pinakalaganap na sleep disorder sa mga Pinoy. Pangalawa lang sa insomnia o hirap makatulog. Pero may sakit ka man o wala, para makatulog na mahimbing, siguraduhin gumising ng parehong oras kada umaga, kahit pa wala kang pasok, para maayos ang iyong body clock. Gawing madilim, tahimik at malamig ang kwarto. Humiga lang sa kama kapag inaantok na. Huwag sanayang manood ng TV, gumamit ng gadgets o gawing tambayan ng kama. At huwag mag-check ng relo dahil mas nakaka-stress kapag nakikita mong gumagalaw ang oras habang di ka pa makatulog. Tina Panganiban Perez, GMA News.